andito na po si Lizelle Cayana ng Information Officer ng Office of Civil Defense Region 3. Magandang hapon po, Ma'am Lizelle. Yes, sir. Magandang hapon, Sir Franco. Magandang hapon, Sir Ricky. At magandang hapon po sa mga tagapakinig ng programa natin. Magandang hapon po. So, ang Central Luzon, ano po ang focus ng inyong monitoring ngayon, Ma'am Lizelle? Yes po, binabantayan po natin ngayon na ang lalawigan ng Aurora dahil kaninang 3:20 ng hapon ay naglandfall po sa bayan ng Dipakulaw ang bagyong Pipito, sir. So ngayon po, sinecheck natin kumusta yung kalagayan na doon, and per our report, may province-wide na power interruption po ngayon doon, and there are some areas na wala pong signal dun sa area. So we are kami po ay umaasa dun sa ibang means of communication para makapag-communicate po sa probinsya ng Aurora. Katulad po ng yung ibang means? Sa report po, si Dipakulaw, na mahina po yung connection nila or yung signal nila. Pero meron po silang Starlink doon. So meron pa rin po tayong communication Starlink sa kanya. And we also use yung ating pong mga radios. Pero wala na rin kuryente, ma'am. Yes po. Saka sa mga palad, wala pong kuryente sa buong binsa po. Yung sitwasyon po ng mga evacuation center, ma'am, papaanong anong report po sa inyo ngayon? For our reports, ito po buong Central Luzon na, no? We have 5,110 families or 15,683 individuals na nag-preemptive evacuation. So kahapon po, nagsimula na yung pag-evacuate natin ng mga pamilya from Aurora, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, and Pampanga to ensure na safe po sila dun sa maaaring epekto ng bagyong Pipito. Apo. For our evacuation centers, no, provided po yung ating mga hygiene kits, meron po tayong food packs and hot meals na pinaprovide po ng ating mga LGUs para dun sa ating mga evacuees. Ang laki ng tama nito, no? Oo, oh, ang dami, 15,000 individuals. Oo, oh, tsaka sa daming bayan na yan na, no? Ang bilis niya ay 20 kilometers per hour, di ba? Oo. So kasi pagka ganito ho, you should, ang i-wish mo, mabilis siyang umalis eh. Kaya lang yung lakas naman. Ayun, yung lakas siya, yung bugso. Oo, bugso. Oo, sige po. So habang nag-uusap tayo, Ma'am Lizelle, ay yung challenge ng pagtulong doon sa mga kababayan natin, wala na ho tayong mga, kumbaga, kailangang ilikas pa, wala nang nagbatigas pa, wala na hong ganon. Kanina po umaga, no, nag-conduct pa po sila ng mga forced evacuation. So as of this moment, wala po munang mga rescuers na pinapalabas dahil malakas pa nga po ang ulan dun sa probinsya ng Aurora. Pero kanina po, may mga hinabol pa na mga in-evacuate and currently nasa evacuation centers na po sila. Oo. Yung mga residente, kasi sa ilang nakakausap po namin, medyo, alam natin na mostly hindi naman yun ang dahilan, partner. Hindi lang talaga makaalis sila ng kanilang lugar. Pero yung belief nila na matibay ang bahay nila, oo, first time ito na nangyari sa kanila. So ito ho marahil ang isang challenge, ano, kung paano ho sila i-encourage pang umalis ng kanilang lugar. Totoo po yun, may mga ganong reports, no, pero yung ating mga LGU kasama po yung ating mga barangay and also our uniform personnel, pinupuntahan po yan isa-isa para at least makuha po natin sila, no, ma-ensure po yung safety ng mga kababayan natin, especially for those areas po na flood prone or mga high risk areas po natin. All right. Ma'am Lizelle, may question lang din po ako. Kamusta po yung mga kalsada natin dyan sa Region 3? Kasi sa Catanduanes, nabanggit kanina, buong Catanduanes halos hindi passable. Dito po sa Region 3, yung mga nasasakupan po ninyong mga lalawigan dyan sa Central Luzon, ma'am, kamusta po yung kalsada? Based po sa report, no, ng ating DPWH, passable po lahat ng ating mga roads and bridges dito sa Central Luzon. Meron ilang lugar lang po, no, sa Aurora dahil kasalukuyan pa pong binabayo ito ng bagyo. Iniiwasan muna yung pag-travel doon dahil minsan may mga bato na nahuhulog po. So yun po. Passable pa naman po pero hindi muna ina-encourage yung sa Aurora. Yan po. Opo. Wala pang reported injuries or casualties po sa Central Luzon, ma'am? As of now, wala po, and hopefully, wala po tayong ma-report sa mga susunod pa po na araw. Alright. Kariki. Sige. Salamat, Ma'am Lizelle. Kami makikibalita sa inyo sa mga susunod na oras po, ha? Thank you, ma'am. Maraming salamat po. Maraming salamat po, and ingat po din tayo. Thank you po. Ayan po, si Ms. Lizelle Cayana ng Information Officer ng Office of Civil Defense sa Region 3. Sa mas marami pang tips,
Para ligtas dapat, subscribe na sa Teleradio Servicio YouTube channel.